Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! Guys, meron na naman tayo susuriin dito. Kalalabas-labas lang isang application. Ang pangalan naman ito ay Royal Application. Ito raw ay merong free 24 pesos pag tayo nag-sign up. At pwede raw tayong kumita ng 250 daily. At pwedeng withdrawin daily. Kaya samahan nyo guys, ating surin itong application na to. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa Royal at gusto ng online. At sa mga nandiyan na gusto magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, dito promotion, hindi to advertisement para sa Royal app. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuto-minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! Ayan guys, once nakililik natin yung link, ito ilalabas sa atin. Ang kanilang website ay rcph.click. So, mag-sign up muna tayo. Click natin itong sign up. Yan, maglagay lang tayo ng ating mobile number, tapos password, tapos itong captcha, tapos maglagay tayo ng withdrawal password. Yung withdrawal password, at least 6 characters or 6 numbers. Gawin na natin. Yan, ganito lang. Pag ganyan kompleto na, click lang natin itong sign up. So, ayan guys, after natin mag-sign up, meron na agad tayong 24 pesos. Pero maliban dyan, wala na po ibang binibigay na libre. Ang kailangan dito ay mag-invest na. So, yun ito, investment. So, check natin yung mga inaanap nilang investment. Click natin itong sa baba, RC. Yan, ito yung mga investment dito. Ang pinakamaliit na investment ay 240 daw. Pero ito raw ay kikita ng everyday na 50.4. So, lumalabas dito ay mga 5 araw. 5 araw, bawi na ang ating pinuhunan. Mayroon pa tayong tinubo. At ang revenue nito, araw-araw, within 60 days. Ang susunod naman daw dito ay 360. Ito raw ay merong income na 79.2 every day. So, ibig sabihin, ganun din, 4 na araw, bawi na ang pinuhunan. May tubo pa. 5 days pala. At susunod ay for 80, ganun din, 5 days din bago mabawi ang puhunan kasi 110.40 ang everyday na kinikita. 500 days yan. At pag naman 1,000, yan, 250 ang everyday. Wow! At 5 days, bawi na ang puhunan. Yahoo! Yahoo! Ang gawin lang, click lang itong buy now. Yan. Tapos, pili tayo ng channel. Ang channel naman ay isa lang, GCash. Tapos click lang itong... Yan, mapupunta tayo sa GCash. Maglalagin tayo sa ating GCash. Yan, tapos click lang itong next. Ayun, iscan itong QR code. Meron na tayong investment. So, pwede na tayong mag-withdraw every day ng 250. So, check nga natin magkano dito ang minimum withdrawal. Sa minimum withdrawal, ang nakalagay dito, ang minimum withdrawal daw ay 100 pesos. At 24/7, pwede tayo mag-withdraw, kaya lang merong withdrawal tax na 3%. At sabi dito, ang withdrawal will be deposited at your bank 1 to 72 hours. At wallet balance can be withdrawn 5 times per day. So may limit pala ito, hindi pala ito only. So 5 beses lang pwede mag-withdraw at ang minimum ay 100 pesos. So, hindi pa tayo pwede mag-withdraw dahil 24 pa lang ang ating pera. Pero bago mag-withdraw, click lang itong my bank info. Lagay dito ang holder's name, tsaka yung bank name. Gcash lang naman yan, tapos account number. Ganito lang. Click lang itong submit. Yan, okay na.
So meron din sila ditong customer support in case na meron tayong problem sa ating account at official group para po tayo makipagkwentuhan sa mga naririto sa application na to at official channel para malaman natin mga update at pwede tayo mag-sign out anytime basta ayaw na natin sa application na ito. So ayun guys, nakita natin itong Royal App. Simpleng-simpleng application. Kamukha din naman ng iba. Totoo. Meron siyang free 24 pesos pero hindi naman pwedeng withdrawin dahil ang minimum withdrawal ay 100. Totoo, pwedeng kumita ng 250 kaya lang mamumuhunan nga lang ng 1,000. At pwedeng withdrawin every day. Pero guys, huwag niyong kalilimutan aking mga reminder sa inyo before you invest. Think twice, mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest and invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. Yung lamang po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pagkabuhay ang pamiling bigas, pamiling ulam, pan-tuition fee at lalo-lalo na huwag po tayo mangungutang kung wala po tayong pang-invest. Kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Kaya lang ang free nito ay 24 lang. Kung gusto pa na maraming free, pasyalan nyo po yung aking description box. Nandun po yung mga super legit na free application. Puntahan nyo po. At sa pampala lang, ganitong mga application, minsan tumatagal. Kaya lang, minsan, sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, this true. This craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Masama talaga ang love of money. Pero yung pera mismo ay hindi masama. Dahil ginagamit natin yan sa ating pangbili sa araw-araw. Pero yung love of money, yan po ang delikado. Dahil pwede tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. At pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya kagaya ng iba. Wala na sila sa pananampalataya. Nahulog na sila sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera at maging maingat sa ating pag-invest. Bye-bye! Ngayon lagi sa pag-invest. Bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, this true, this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Masama talaga ang love of money, pero yung pera mismo ay hindi masama dahil ginagamit natin yan sa ating pangbili sa araw-araw. Pero yung love of money, yan po ang delikado dahil pwede tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. At pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya kagaya ng iba. Wala na sila sa pananampalataya, nahulog na sila sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera at maging maingat sa ating pag-invest. Bye-bye! Ngayon lagi sa pag-invest. Bye! Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, this true, this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Masama talaga ang love of money. Pero yung pera mismo ay hindi masama. Dahil ginagamit natin yan sa ating pangbili sa araw-araw. Pero yung love of money, yan po ang delikado. Dahil pwede tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. At pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya kagaya ng iba. Wala na sila sa pananampalataya. Nahulog na sila sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera. At maging maingat sa ating pag-invest. Bye-bye! Ngayon lagi sa pag-invest. Bye! Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, this true, this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Masama talaga ang love of money, pero yung pera mismo ay hindi masama dahil ginagamit natin yan sa ating pangbili sa araw-araw. Pero yung love of money, yan po ang delikado dahil pwede tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. At pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya kagaya ng iba. Wala na sila sa pananampalataya, nahulog na sila sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera at maging maingat sa ating pag-invest. Bye-bye! Ngayon lagi sa pag-invest. Bye! Sa paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10,
For the love of money is a root of all kinds of evils. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Masama talaga ang love of money. Pero yung pera mismo ay hindi masama. Dahil ginagamit natin yan sa ating pangbili sa araw-araw. Pero yung love of money, yan po ang delikado dahil pwede tayong makagawa ng sari-saring kasamaan at pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya kagaya ng iba. Wala na sila sa pananampalataya, nahulog na sila sa pag-ibig sa pera. Kaya maging maingat sa pag-ibig sa pera at maging maingat sa ating pag-invest. Bye-bye! Ngayon lagi sa pag-invest. Bye!